Hello po, friends. Nagpaplano ka bang bumili ng carbon fiber Q? Nagka-canvas, tumitingin-tingin sa internet, nagbabrowse-browse? Well, bago ka bumili, this video is for you. Good morning, Wolf friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. Hello mga kabilyar, if you will browse my content, meron akong upload noong January, carbon fiber unboxing at test hit nito. Actually, the name of the carbon fiber Q is my former Conlian Qs. In today's video, malalaman natin kung worth it ba bumili ng isang budget carbon fiber or a carbon fiber Q that is below $300 or 15,000 to 16,000 pesos. Okay guys, there are so many carbon fiber Qs out there. Mainly mga sikat at ginagamit ng mga champion like Predator Revo. Okay, andyan yung Q-Tech Synergy. Okay, by Q-Tech, andyan yung Zamez, yung Mess Ignite. Tapos naglabasan na rin yung mga J-Flower. Naglabasan na rin yung sa MIT, may version na sila, which is the Black Arrow. Tapos may Omin, mayroong Poinos, may Krykal, and so on. So may mga universal carbon fiber Q pa nga eh. That's being also sold in the market. But anyways, our topic for today is yung Conlian. Ito yung aking i-re-upload na video. Actually, may video ako nung January nito, unboxing and test hit. So, is it worth it buying a Conlian Q-Stick? So, again, this is just my personal observation and personal opinion on certain equipment. So, this will not reflect its total performance or quality because depende po yun sa paggamit, kung ano observation na gumagamit. So before po sumikat ito, ngayon ay kaliwat kanan, nakikita nyo na ito sa internet, sa buy and sell, and doon sa, ang dami na rin mga distributors ng Conlian, okay? And noong last quarter of 2022, I was planning to buy a carbon fiber. Although out of budget ako kasi ang mahal ng mga top brands. So I resorted looking for a $300 or below $300 carbon fiber Q. Then I found this Conlian. So ang ganda ng review, mukhang maganda yung quality. I decided to try this one. So I bought it last January after New Year. And makikita nyo dito sa unboxing and sa test it yung performance nito. And I will attest kung worth it ba itong brand ng Conlian. So guys, okay ba ang Conlian? So isa lang po ang mga pagsasabi niyan. Syempre, yung nakasubok na ng equipment na ito. So dito, may mga nagtanong kung saan ko ito ay nabili. So dito, sabihin ko, nabili ko po ito sa Lazada. Kung titingnan nyo ang website ng Conlian, okay, sinasabi po doon yung mga official distributors at kung saan po pwedeng bumili. Isa na po doon yung Lazada, Shopee, Amazon, and others. So,
Ngayon po, madami na pong distributor. So, nakikita natin sa buy and sell, sa internet, which is okay naman po sila. Tingnan nyo lang po yung mga reviews. Meron kasi mga hindi rin okay. So, it's up to you. Mag-research po. Research lang po ang sagot dyan. So, naganda po yung pagka-deliver niya. Naka-box siya. Very secure. Tightly wrapped by a bubble wrapped. Kaya nakikita nyo naman sa video. So, nung binuksan ko ito, walang kagas-gas-gas-gas. Ayun, muntik ko pang bumagsak. Wala siyang kagas-gas-gas-gas. Ayan. And I was very excited na subukan ito. Kasi kung nung time na nabili ko ito noong January, halos konti pa lang ang gumagamit ng Conlian. So mabibilang mo lang talaga sa kamay. And titingnan mo yung review, and I had my research. Parang dadalawa lang pong yung nakita kong nag-review ng Conlian. Actually, I still have this casing. Nakita ko sa Conlian shop, it's more like mga nasa 2,500 pesos ang worth niya. Maganda ang loob niya. Mukhang hindi magagasgas yung inyong equipment. So, it comes with a freebie. So, itong nano na tisa na to ng Conlian, ang worth nito before was 850 pesos. So, parang oil-based siya, napaka-pino ng kanyang texture. At maganda rin ang ano niyan, performance pag ginamit nyo. So walang mugmug, walang residue sa kamay, hindi naiiwan sa bola yung tisa. Ganda. Pwede mo siya i-compare sa taong. So it comes also with a microfiber cloth. So yung cloth ito guys ay different from other cloth na nabibili sa ibang shop. Sobrang pino. So ito po ay libre nung nabili ko siya. Doon kasama ng package. Now, itong unboxing na to is just a re-upload. Kasi nga napapanahon. So, it comes also with the authenticity card. Ayan siya. So, legit po. Andyan yung weight niya. Andyan yung length niya. Ayan. So doon sa ano niya, radial niya, nakasulat yung product number together with the shaft. So match na match. So it comes with a cowhide anti-perspirant grip. Kaya meron siyang original joint protector. Yung butt niya comes with a logo ng letter K. These guys are one of the first edition of first generation Conlian Q carbon Q. So I think before ko palitan tong tip na to ng shaft niya, para naka-muri shaft siya, muri tip siya. Yan. Yung muri guys, medyo may kamahalan din 'yon. Kaya lang hindi ko siya type gamitin. So kahit walang gloves to, pwedeng-pwede. May review din ako nito after 1 month or 2 months of using. Halos hindi nagbago yung quality o kaya yung appearance niya. Depende siguro sa pag-aalaga. Ito yung sinasabi ko, may nakasulat dyan na AX something. Just to show na hindi kakaiba yung nabiling shaft at tugma siya. Yan. Medyo mahigpit siya kasi bago. Pero mas what is nice doon sa mahigpit is kahit hindi mo siya na screw na maigi, hindi siya kakalas o hindi siya magwawobble. Firm siya at diretso. Pwede mo siyang ipantira. Yan. Perfectly flushed yung kanyang mid ferrule tsaka yung kanyang shaft. I still have the butt. Nasa akin pa rin yung butt niya. Until now. Yeah, perfectly balanced. Ang ganda ng balancing niya.
So later, idinikit ko na yung test hit nito. Test hit nito dito sa unboxing para dire-diretso na siya. Well, the reason why I re-upload this is patok na ngayon ng in na ngayon ng call niyan. So para do sa mga naghahanap ng review, kung gustong malaman kung worth it buying the Carbon Q, this is the video to watch. So we are in the test hit. And dito I just started with simple stop shots and draw shots and yung follow through and a little bit of spins. So makikita nyo, ang kagandahan dito sa carbon fiber na to, yung kanyang transfer of energy, lalo na sa diretso, ay maganda ang feel. Ang review nila sa carbon fiber ay I don't know if it is true. So kanya-kanya naman paniniwala yan eh. Pag gumamit ka doon ng low deflection or carbon fiber, kung tama ang tira mo, it will manifest or it will enhance yung ganda ng tira mo. Pero kung marami kang error, it will magnify also yung error or lalabas. Well, in fairness, maganda rin naman yun para at least maitama mo yung mali kung saan ka nagkamali. Wala naman tako o any equipment na pag maganda siya o mahal siya, eh mas gagaling ka. Nasa gumagamit pa rin yan. Kaya lang syempre, kung ang nakakalaban mo sa tournament o nakakalaban mo sa friendly game ay mas magandang tako, syempre may edge siya. So that's one of the debate also do sa mga ibang bilyarista. They say na nasa tumitira yun. Tama naman po yun. That's non-debatable. Kaya lang syempre, it's like playing basketball, no? Kung kayo ay kasing galing ni Michael Jordan at Kobe Bryant, kung sila ay maglaban ng one-on-one, ang sapatos ni Jordan ay medyo butas-butas o sira or yung local lang, tapos ang sapatos ni Kobe ay yung mamahalin na high-end brand. Syempre, mas lamang yung mas maganda ang equipment. Ganun lang po kasimple yon. Okay? So dito, I was trying to do a straight shot stroke drill sa mga siguro 10 object ball to para ma-feel ko lang yung hagod noong shaft, which is not for sale stock. Ang ganda ng hagod niya. Very smooth. Dito, bakit pinakasulat dito? Kasi nagpalit-palit ako ng tip nito before. At I was experimenting kung ano magandang tip na mag-compensate dun sa carbon fiber ng call niyan. Kasi yung muri kasi medyo natitigasan ako dun eh. I changed it with the medium. Then later on, nag-soft na po yata ako nun. So here in the last test hit video, almost makikita nyo yung power niya sa draw shot. So konting pitik lang, talagang a-address na siya. At hindi ka magdadalawang isip o kakabahan, uy, tatalpyok, sobrang ilalim. Of course, technique is everything. Technique is still a factor. Pero mararamdaman mo pag hawak mo yung carbon fiber, may andun yung sense of confidence mo na hindi ka tatalpyok.
Okay, that's it guys. Nakita nyo naman yung unboxing, yung test hit ng Conlien. So, the big question is, bakit ko binitawan yung carbon fiber shaft ng Conlien? Okay, it's because nagustuhan ng isang kaibigan ko, nakita nung pinsan niya, so nakursunodahan. So, he bought it to me for around like 10,000 pesos. At nagustuhan naman niya, maganda naman daw yung performance. The big question is, bakit ko siya binenta? So, just like anybody else, gusto ko din mag-explore, gumamit ng ibang equipment, and i-review ito. So, I wanted to try the splice ng Predator. So, gusto ko malaman din yung reputation ng Predator kasi syempre ginagamit ng mga champ. Usually, mga tirador ang gamit yan, MES, tapos Predator, 3143, Vantage. So, gusto ko lang siyang subukan and I find it interesting kasi almost the same sila, angat lang ng konti yung Predator. Kasi syempre kahoy siya. Although yung transfer ng energy almost the same. I did not sell an equipment just because inferior yung isa sa isa o mas superior yung isa. So, nasa gumagamit po yun. So, kanya-kanyang hiyang ba? Sabi nga ng mga matatandang bilyarista, kanya-kanyang hiyang yan, kanya-kanyang sana yan. So, meron nga pong iba na nagpapagawa kay Sir Nimrod. No? May gamit na po siyang MES Ignite, pero binitawan niya yung mamahaling tigse 70,000 na MES Ignite at nagpagawa siya ng isang solid shaft. Kasi yun nakasanayan niya. So, may ganun po. At meron po isang champ na lumapit sa kanya, ang pinapagawa sa kanya isang solid shafts, hindi yung splice o yung low deflection. Kasi po marami po sa ating mga old school billiarist na sanay po sa adjustment. Okay, yung po sa adjustment ng pectus sa old school non-deflection. So, sabi ko nga po, kanya-kanya yan. It's your choice, it is your preference kung anong gusto nyong gamitin. Pero my take on the Conlien, it's worth it. It's worth it po. Maganda ang transfer ng energy, lalong-lalo na sa mga straight shots. Hindi mo mararamdaman yung kanyang patama masyado doon sa bola, lalo na kung gagamitan mo ng medium soft tip. So, I hope may natutunan po tayo sa video na ito before you purchase or buy or shift from wood to carbon fiber Q-stick. So, till again, maraming salamat for supporting my channel, sa mga supporters, sa subscribers. Thank you so much. Sana po patuloy nyo supportahan ang channel and please hit the comment below. Hit the notification bell so that if I have an upcoming review or new video, ma-notify po kayo. So, thank you for watching.